Ayun, at isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. At ito po yung ating mga bagong gawa na na-produce natin ngayong araw. Ayan. Sa video na ito ay testingin natin ito ang ating bagong double burner. Ayan, at dito natin sa labas testingin kasi busy yung ating mga tao sa pagbabox ng ating produkto. At maraming salamat po sa mga umorder, at sa mga o-order pa po, PM lang po kayo sa aking Facebook page. Yan, at pinaganda pa po namin itong ating double burner at mas pinakompak. Ito yung power supply, at sa isang power supply ay dalawang blower na po yung pinapagana niya. Bale, 5 volts na rin po ito. Ganyan po yung itsura niyan pagka na-preheat na po ang ating burner. At maya-maya po ay hihina yan. At yun na yung time para magdagdag tayo ng oil drops. Yung usok po na lumalabas dyan ay hindi po galing sa mantika. Yung pintura po yon na nasusunog. Yan, at pagkaganyan na humina na, eto na yung time para magdagdag tayo ng oil drops. Kung kanina ay 1 drops per seconds lang, ngayon ay nagdagdag tayo, at sa estimate ko ay 2 drops per seconds po yung ating flow. At hindi siya kaagad lalakas. Bale, mag-aantay ka ng mga ilang segundo bago siya lumakas. Yan. At palakas na po ng palakas yan. Doon po tayo nagko-control ng apoy. Doon po tayo bumabase sa oil drops sa lakas ng apoy. At hindi siya kaagad lalakas. Bale, may delay lang siya. Ayan. At ganun yung apoy niya sa ganung tulo. Ayan. Ganun lang naman po kadali gamitin itong ating kalan. Ayan, at niready ko na rin po itong kabila. At sisimulan na rin nating paapuyin. Sa una po ay dapat patak-patak lang. Tamang-tama lang po yan habang nagpipreheat po tayo. Ito po ay sapal ng nyog na binilad po natin. At ibinabad natin sa kerosene at mantika. Pagkatapos sindihan, ay pwede nang ihulog sa loob ng chamber. Yan. Umaandar na po ang blower niyan. Ayan, at pagkatapos sindihan ay pwede nang paglutuan yan. At maya maya po ay lalakas po yan habang umiinit po yung burner natin, ay mas lalo pong lumalakas yung apoy niyan. At parehas kanina, pagka napansin nating humina yung apoy, yun na yung time para magdagdag tayo ng oil drops. Ayan, at nagsisimula na siyang lumakas. Itong gamit nating power supply ay power bank lang po ito. Ayan. Romos power bank.
Yan. Dalawang blower na po ang kaya niyang supplyan. Ayun, at ganun lang kasimple, pwede na siyang paglutuan. At walang kahirap-hirap. Tipid na tayo sa kuryente. Tipid na rin tayo sa panggatong. Kasi yung ating gagamitin na panggatong ay yung mga halos patapon na po. O yung mga waste oil na po. Imbes na itapon yung ating mga waste oil, sa ganitong paraan ay mabibigyan pa natin ng bagong buhay yung ating mga waste oil o yung mga patapon na oil. At sa mga nagtatanong kung pwede ba yung mga pinag-change oilan ng ating mga motor o sasakyan, opo, pwedeng-pwede rin po yun. At hindi rin yun lumalasa sa ating niluluto. So yun, at humina na yung apoy. At palalaksan na natin yung ating oil drops. Ayan. At maya-maya po ay lalakas po ang apoy niyan. At mag-aantay lang po tayo ng mga ilang segundo bago siya lumakas. Kasi po, ito po ay may konting delay kasi yung ating oil ay magpo-flow pa doon sa ating steel tube bago siya pumunta sa ating burner. Kaya nagkakaroon po tayo ng delay. Pero maya-maya, lalakas po yan. Yan. Kung mapapansin nyo po, ay unti-unti na siyang lumalakas. Yan. Palakas na po ng palakas yan. At dito po tayo bumabase sa ating oil drops sa pag-control ng apoy. At ganun lang kadali gamitin. Ayan po, kahit na maliit yung apoy niya, ay malakas po ang init niyan. Pagka nagluluto po ako dito sa bahay, halos ganyan lang po yung aking pinagamit na lakas na apoy. Tamang-tama lang po makaluto ng mga kalimitan na niluluto namin dito sa bahay. Kaya matipid din po gamitin. At napakatipid niya po sa oil. At kung gusto naman palakasan, at ayan, papakita ko sa inyo. At lalakas-lakasan natin. Pipihitin lang ito para lumakas din yung tulo. Ayan, at maya-maya, at mapapansin natin na lalakas po yung apoy niya. Ayan, at palakas na po ng palakas yan.
At ganun lang kasimple. Pagka ganyan po kalakas yung tulo, ganyan din po yung apoy niya. So yun, at pag gusto naman natin patayin yung apoy, ayan, papakita ko sa inyo. I-off lang po natin itong valve para tumigil yung pagtulo. At huwag po muna natin tatanggalin yung power supply para tuloy-tuloy pa rin po yung blower. Ayan, at pag napansin natin itong may usok dito sa ating embudo, ay tanggalin lang po natin yung takip ng ating burner. Yan, at mawawala na po yan. So yan, at antayin na lang po natin na mawala yung apoy. At dapat po ay nakasaksak pa rin yung blower. Nang sa ganun ay hindi po maging mausok. At yung sinusunog nyo na lang po ay yung natirang oil doon sa ating chamber. At pagka nawala na yung apoy sa ating chamber, ay pwede na natin itong tanggalin. Yeah. At ganun lang kasimple. At walang usok. At ito nga po palang power bank. Mura ko lang po ito nabili. Mura lang siya, pero functional naman. At ilang oras ko rin nagagamit dito sa ating kalan.